Ito na po ang ating 3 months old na Kampha Flower Heart. So, ito na po ang bunga ng ating pagpuporsige, pagpapakain at pag-aalaga sa ating alagang isda. Alright! Welcome back sa ating channel, mga kapaligtig. So, ito na po ang ating Kampha Flower Horn na nabili dito sa isang peach shop dito sa Kabantian. So, ito po ay nagkakahalaga lamang ng 50 pesos. So, napakamura lang, guys. Ang disadvantage lang sa pagbili natin ng fry ng flower horn, hindi pa natin malalaman kung ito po ay male or female. So, sa katulad ko ng mga hobbyist, so, hinahangad talaga natin na magkakaroon tayo ng male flower horn dahil sa purma, dahil sa kanyang cook, dahil sa ulo. Kahit sino naman ang makakapanood ng iba't ibang klase ng flower horn, so mas attractive talaga sa atin yung male. Kasi nga ito ay may malaking ulo or tinatawag nilang cook. So, mag-aabang lang tayo kung suswertehin tayo na male ito. Pero pasalamat pa rin tayo na maging female man ito at aalagaan na lang natin. So malay mo ay makapag-breed tayo nito. So maghanap tayo if ever na female ito. So maghanap na lang tayo ng kapareha. So maghanap tayo ng male para nang sa ganun ay makapag-breed tayo. So alright, ipapakita ko sa inyo ang development ng ating alagang flower horn. Alright! Alright, mga kapaligpig, so 2 months old na ang ating Kampha Flower Horn. At this stage ay hindi pa natin ma-appreciate ang kanyang kulay. A few inches later. Alright, mga kapaligpig, so 3 months old na ang ating Kampha Flower Horn, no? So parang kailan lang tayo ay nagpapakain at nagwo-water change. So napapakanta talaga ako, guys. So at this stage ay dito ko na na-appreciate ang kanyang kulay. So nasa molting stage ng ating flower horn. So kita nyo naman na lumalabas ng kanyang mga pearl. Ayon. So tayo po ay nasisiyahan. Eh, syempre, nagbunga na rin ng maganda ang ating pagpuporsige, pagpapakain, pagpapatake ng mga vitamins sa ating alagang isda. Buti pa ang ating alagang isda, mga kapaligtig, ay may vitamins, eh tayo nga ay wala. So, ganun talaga tayong mga fish keepers, mga fish hobbyists dyan na makaka-relate sa aking experience. So, every time na magkakaroon ng sakit ang ating flower horn, so, meron, andyan naman si Teacher YouTube. So, maraming mga uploader, maraming mga YouTuber, maraming mga fish hobbyists na makikita natin dyan. So, makikinig lang tayo sa kanilang mga advice. So, syempre, doon tayo sa mga veterano na. Doon tayo makikinig sa kanilang mga payo, mga experience na kanilang sinishare. So, tayong mga baguhan, mga newbie pa lang, learn from our experience pa rin. Hindi naman lahat ng mga fish hobbyists na ay magsasaksi sa ganitong pag-aalaga ng flower horn. So, mostly, sa mga baguhan pa, ay mag-fail talaga. So, learn from your experience, ika nga. So, ayon mga kapaligtig, ay magbibigay lang ako ng dalawang tips. Kahit dalawang tips lang ang aking may share sa inyo sa mga fish hobbyist natin na newbie. So una ay huwag kayong tamad kasi nga ay nangangailangan din ng oras ang ating alagang isda. Pangalawa ay ang water quality. So kahit na ano pa man ang ipapakain nyo sa inyong alagang isda, kahit pa yan gaano kamahal, may mga color enhancer pa kayong ina-apply, pero bagsak naman kayo sa pagbibigay ng ating quality na tubig, ay wala rin kwenta. Mamamatay lang din yung mga alaga niyong isda.
kahit na anong klaseng isda na aalagaan nyo, pag tamad kayo, pag hindi kayo nagbibigay ng kalidad na tubig, wala rin saysay ang pag-aalaga nyo sa isda. So, yan lang muna ang tips na aking ibibigay sa inyo mga kapalikpik, ha? So, susundin nyo lang. So, makikita rin ang bunga, katulad ng aking pag-aalaga ng ganitong klaseng flower horn. So, once again, Macfilm Sari-Sari TV, nagpapasalamat sa inyong lahat. At huwag kalimutan mag-like, subscribe, and hit the notification bell para ma-update pa kayo sa susunod pang mga videos. Bye-bye-bye-bye! Bye-bye-bye-bye-bye! Fish out!